Okay, hindi nyo... hindi nyo pa pinamigay ito? Ano to? Rapol ba to? Rapol. Ah, rapol. Okay. Nakita nyo na ba to? Dinemo ba sa inyo? Nakita nyo yung size ko? Nakita nyo to? May ganun sa likod? Ah, natatanggal yan. Pag ayaw mo tong sa likod, natatanggal yan. May tornillo rito. Natatanggal yan. Pag ayaw mo yung kulay, ano? Pag ayaw mo tong orange, orange ba tawag dyan? Pink? Ito, pwede mo ipalit yung black. Ah. Nandito yung ano, nandito yung manual niya kung paano i-adjust. So anyway, kung hindi ka size 12, pwede mo naman ibenta. Diba? Pwede mo rin naman i-display kung anong gusto mo gawin dyan. Anyway, sino yung member na dito? Member na... Okay. Hindi pa member. Hindi pa member. Hindi alam kung anong ginagawa dito. Diba? Ang nagtaas, hold up. Okay, so, sino yung ano? Sino yung mayaman na? Kasing yaman ko. Meron? Ito, relo ko, 49 million. Ah, sabi yung tong ino, 49 million daw. Yeah, pakita ko ba picture? Ayaw nyo maniwala. Ah, sino hindi naniniwala? Ha? Naniniwala? Hindi, kung ayaw mo maniwala, pwede ko naman hubarin to. Suot ko yung 32 million. Pag ayaw mo maniwala, hubarin ko. Suot ko yung 20 million naman. Okay, marami, hanggang dun sa 1 million, hanggang sa maniwala ka. Pag ayaw mo pa rin maniwala, papabili ako ng G-Shock na fake para at least pareho na tayo ng relo. Okay, so anyway, you know, nakita nyo naman yung mga stickers sa baba. May mga clubs tayo, no? May mga naka-Mercedes-Benz Boys Club dito. We created the clubs because mahirap i-explain yung utak ng mayaman. Mahirap siya i-explain sa mga empleyado, mga mahirap. And, you know, especially in the Philippines, no? Nakakalungkot yung Pilipinas, eh. Kasi, sipin nyo, yung lolo't lola ko, pinanganak sa China, no? Lumipat sila ng Pilipinas at an early age. 9 years old yung lolo ko nung lumipat. I-adjust mga aircon, giniginaw yung mga tao dito kasi wala sila pambili ng jacket. I mean, kulang sila ng vitamina, kaya giniginaw sila. Pag mataas kasi dosage ng vitamina, hindi giniginaw eh. Ano, lahat sila nakaganon, no? Hinaan mo yan. Baka next time, pag nag-member na sila, may pambili na sila ng jacket. Yung mga ano, Jordan Club, todo niyong aircon, tapos magbenta kayo ng jacket. Okay, so why did we create? We created the clubs because mahirap i-explain yung utak ng mayaman. Parati ang mindset ng Pinoy, ay, wala namang kwenta yan. Ba't ka bibili ng kotse? Ano yun? May alarm ba pag may mahirap? may mahirap. Okay, so it's hard to explain the mindset of the rich. No, again, my grandfather came to the Philippines. He was 9 years old, born in China. My grandmother came to the Philippines. She was 12 years old, born in China. But one of the first early, one of the well-known businesses that they invested in was Equitable Bank. No, Equitable Bank became Equitable PCI, and then it finally merged with BDO. No, so my family has one of the founding shares, no, coming from Equitable Bank. No, eh yung lolo at lola ko, pinanganak sa ibang bansa, lumipat dito. Tama? Kayo, kanununuan nyo, Pilipino na kayo. Diba? Hindi pa Pilipino tawag sa inyo natin. Aitas, tasaday. Ano pa ba yung mga sinaunang pinag-aralan natin sa social studies? Diba? Mangyan, diba?
ilang henerasyon na kayo dito, libong taon na kayo dito, ba't mahirap pa rin kayo? Tama? Natatawa ka, ba't mayaman ka? Payaman na, yan. Favorite sabihin ng mga Pinoy yan, payaman, anong ginagawa mo? Ngayon, matutulog muna ako. Bukas pag-usapan natin yan. Maganda yung iPhone na yan. Umpisahan natin next week. Next month, guaranteed. Umpisahan ko na yan. Tangina mo, July na. January mo pa sinasabi yan. Apply next month. Mag-a-attend na ako ng CSEL. Diba? Sinabi mo yan, January, nung kick-off. July na. Ha? August na. Tapos na yung July na CSEL. August na. Pang-August na. Okay? So, anyway, back tayo to story. So, Mangyan, Tasaday, Aitas, no? Ilan henerasyon na kayo dito? Bakit mahirap pa rin? Tama? Samantalang lahat ng banyaga na dumating sa Pilipinas, yumaman. Una, Kastila, 300 taon. Tapos, tinake over ng Amerikano. Yumaman ng mga Kastila, di ba? Meron tayong BPI, may Ayala, tama? Globe, yan. Mga Cebuana Luwilier. You know, all of these Cebuanos, the Ayalas, the Luwiliers, lahat ng mga apelido na Spanish. So, obviously, yumaman yung mga Spanish sa Pilipinas. Tama? Bisita sila. Hindi sila original na sa Pilipinas. And then the Americans came. Tama? Americans become rich also. You know, the Ayalas, the Sorianos, they're half Spanish, half American. Tama? Tapos next wave of immigrant, the Japanese took over. Tama? The Japanese occupied the Philippines. Obvious naman na yumaman ng Hapon dito. Toyota, Honda, Mitsubishi, Sony. Tama? So all of these are Japanese brands. And then the Chinese came. Ano yung mga Chinese na brand? McDonald's. No, natatawa kayo, McDonald's. Inchi ka may-ari, George Yang is Chinese. Jollibee. Chowking. Metrobank. BDO. SM. China Bank. Metro Pacific. Mga pag-aari na mga Inchik. Tapos ngayon, ano nang pinapayaman natin? Ha? Ano daw? Ha? Sorry? Gago, Inchik. Tapos na nga tayo sa Inchik, di ba? Nakikinig ba kayo? Putangin na. Alam ko naman bobo yung audience. Ikaw naman bobo pa sa bobo. Okay, tapos na tayo sa Inchik eh. Chowking, Jollibee, McDo, di ba? Koreano naman. No? Sino nakakain na sa Only Sam Gipsal? Sige, huwag kayong mahiya. Taas nyo yung kamay nyo. Nagpapayaman kayong Koreano eh. Ano favorite nyo? K-pop. Tama? Pati yung mga bench. Di ba yung mga bench, ang mga model nila, Koreano. See? Kilala mo yung mga pangalan ng mga Koreano, di ba? Pero wala kang kotse. kasi guwapo. Oh. Guwapo siya. Mahirap ka. Paano na? Ganun ba yung sa telenovela? Mahirap yung babae, tapos yung lalaki, guwapo. Tangin na nyo, sa telenovela lang yan. Sa tunay na buhay, hindi yan ganyan. Okay? So, it's all about one thing, mindset lang. It's all about mindset. The Filipino have an employee's mindset while all other nationalities have an entrepreneurship mindset. Okay? Ang Pinoy gusto maghanap buhay. Ang ibang lahi gusto maghanap yaman. So dito sa iFern, ayaw namin nung hanap buhay. Gusto namin hanap yaman. Yun yung tinuturo namin. So today, Jordan Club. Kasi pagka wala kang pera, wala kang Jordan. Tama? Kung empleyado ka, once a year ka lang magka-Jordan. Fake pa. Ha? Baklaran o fake nga. Tama? Baklaran, Monumento, Divisoria, di ba? Oo. Tawag doon fake. Okay? So, when we do the Jordan Club, saan ba bumibili? Jordan, Manila.
Tama, sa Nike mismo. So merong Jordan card na ibinibigay si Ivern para maipalit sa Jordan sneakers. Bakit? Kasi pag nag-post ka, meron kang bagong Jordan, sabi, wow, sana all. Di ba? Wow, asenso, asenso ah. Di ba? Kasi pagka kumita ka, nagbayad ka ng Meralco, minos mo ba yun? Grabe, kumikita talaga ako sa iPhone. Bayad ng Meralco namin. Bayad ng internet namin. Bayad ng Manila Water. Hindi mo naman pinopost yun. Di ba? Pero pag nag-post ka ng sapatos, wow. Tapos magugulat siya, next month, meron na naman. Wow ulit. Yung third month, post ka ulit. Zinzo na. Diba? Si inggit na siya. Nag-umbisa na yung inggit niya. Tapos next month, post ka ulit. Zinzo na naman. Diba? Hanggang makaisang taon ka, hindi na niya matitiis. Paano ba yan? Best friend, ba't buwan-buwan may Jordan ka? Eh ako nga, isa lang fake pa. Okay. So Jordan Club is one of the lowest clubs that we have because yun yung basic, no? 3,500, 5,000, 9,000, 10,000, meron ka ng legit, original na Jordan. Okay? So that's how it starts, no? Hanggang sa maging Rolex Club, car club, luxury car club, Louis Vuitton club. Sino nag-attend kahapon? Mini ladies, meron. 'Di ba? Nakita niyo limang Louis Vuitton yung nilabas dito, no? Uniforme. Uniforme ng mini ladies, 189,000 na Louis Vuitton on the go bag. Kaya pare-pareho sila, yung itim na bag na gamit nila. We have the biggest collection or biggest number of Louis Vuitton on the go bag in the world na nasa Pilipinas ngayon under sa mini ladies. Kasi ang rules ni Louis Vuitton, hindi pwedeng bumili ng more than one of the same design. Samantalang sa iPhone, 61 na. Yung same design. Okay? Because they respect kung sino si Mama Dam, then they respect sino si Ifern, and they respect the Mini Ladies Organization. No? Naintindihan nila na ginagamit to bilang uniforme ng mga Mini Ladies. Hindi lang pare-parehong Mini Cooper yung kotse, pare-parehong Louis Vuitton din yung bag. No? And of course, if you look at the Mini Ladies, I think out of 65 Mini Ladies, hula ko lang ha, 62 naka-Rolex. Okay, and an ordinary Rolex watch, ang mura na Rolex, 500,000. Okay? Yung pinakamahal na naka-Rolex sa mini ladies, si Melanie Sumalinog, 19 million. Yung Rolex na suot niya. One of the mini ladies na nandito ngayon, si Rayma, no? The watch she's wearing is about 4 or 5 million. Okay, the Rolex root beer. Solid gold yung suot na watch ni Rayma, she's part of the mini ladies. Around 4 or 5 million yung relo na suot niya. So, syempre, babalik tayo. Ha? Huh? Bakit? Para saan? So, pag sinabi ko, 49 million yung relo ko, ha? Huh? Tangin na. Hindi totoo yan. Diba? Anong alam mo? Tama, anong alam mo? Yung buong angkan mo, yung kinita ng buong angkan nyo, kasya sa kamay ko. No? Lahat ng henerasyon, isama mo na. Diba? Kasi pag minimum wage, 6 na taon, 1 million lang eh. Ha? Minimum wage, 6 na taon, 1 million. Eh, 49 million yung relo ko. 49 times 6. 300 years, kikitain ng angkan ninyo yung relo ko. Kung minimum wage kayo. Kung below minimum wage kayo, mga 500 years. Okay, so I don't want to go too far. Let's make it simple. Okay, let's make it simple. So, syempre, mayayaman, humahanga ka dahil sa itsura nila. Tama, pagka dumating Mitsubishi Mirage, wow, grabe si Sir Tom, ganda ng kotse, Mitsubishi Mirage. Diba? Wala. Hindi ganun. Walang dating yon. Yung mga presidente nga ng bansa, kailangan nakatsideng eh. Diba? Nakita ka ng presidente ng bansa, naka Mitsubishi Mirage. Wow, grabe, dumating na si ano, BBM, Honda Civic. Grabe, bulletproof daw yan. Pero since maliit yung Honda Civic, yung bulletproof, nasa sumunod na kotse. Hindi na kasi kasya doon sa kotse yung ginagamit niya. Okay? So, even the respect given to presidents, di ba? Nakakabit yan kung anong kotse yung gamit. Okay?
So, sa ayaw at sa gusto mo, kung ano man yung pananaw mo, alam mo, di natin kailangan yan. Pareho lang naman ang jeep, tricycle, bus. Chedeng, pare-pareho lang yan. Makakarating ka rin. Di ba? Halika, sabay tayo umalis. Di ba? Driver! Alis na ako. Papark yung kotse, di ba? Pasok ko sa chedeng ko na bulletproof. Umalis na ako. Halika na, anak, alis na rin tayo. Punta tayo, lakad tayo doon sa Mega Mall. Pila tayo doon sa FX. Tangin na, naglalakad ka pa lang dito hanggang Mega Mall, kalahating oras na, di ba? Tapos yung pila sa FX, isang oras. Nandun na ako, kumakain na ako, pauwi na ako, sasakay ka pa lang sa FX. Tama? Eh yung video dito pinakita, helicopter, di ba? Pag nag-e-event kami sa Batangas, Manila hanggang Batangas, 15 minuto. So pag mayaman ka, pati oras na bibili. Ikaw biyahe ka, 4 oras, ako 15 minuto. 20 minuto. Kaya Sabado, Linggo, lahat ng event, basta nasa Pilipinas kami, kaya namin mapuntahan. Kasi after namin mag-event, pag-uwi, nagdi-dinner pa kami, family dinner pa. Okay? Hindi ko kailangan na pupunta ako ng event, aalis ako 3 hours before, dadating ako sa event, magsasalita ako 3 oras, makikipagkamay ako, picture taking, after 3 hours, uuwi ako 3 oras na naman. E di 9 hours yung nawala sa akin. Di empleyado ko that day, 3 hours papunta, 3 hours trabaho, 3 hours pabalik. Pero dahil naka-helicopter ako, 15 minuto papunta, 3 hours ako doon, 15 minuto pabalik, 3.5 hours lang. May time pa ako mag-shopping sa Greenbelt, may time pa kami kumain ng dinner, may time pa kami manood ng sine. Tapos uwi kami sa bahay. Inom-inom pa bago matulog. Ikaw, nasa biyahe ka pa rin. You see the difference? Okay? Tapos kung kunyari, may kotse ka na, Toyota, Mitsubishi, whatever. Walang problema. Proud kami. No? Right now, 689 ang nagkaroon ng bagong kotse sa iPhone. Oh. So kung nangangarap ka, may nangangarap ba magkakotse rito? Sige, tuloy mo lang yung pangarap. Joke lang. Ang gusto ko sabihin talaga, kung nangangarap ka magkakotse, ang tanong, yung pinanggalingan mong trabaho or kung networking ka galing or direct selling, kung yung dati mong pinanggalingan, whether trabaho yan, eskwelahan, simbahan, factory, no, or networking or direct selling, yung pinanggalingan mong kumpanya dati, meron bang 689 na nagkabagong kotse? Meron, wala. O kung wala, feeling ko mas malaking chance mo magkaroon ng bagong kotse rito kasi merong 689 na nauna sa iyo. Okay? So, dito sa iFern, prangkahan lang kami, realistic lang. Hindi ako magsasabi sa iyo na yayaman ka kung hindi ka willing magtrabaho. Hindi ko sasabihin magkakotse ka kung hindi ka willing magtrabaho. Tama? Hindi kita matutulungan kung hindi ka miyembro or hindi ka nagba-buy and sell ng produkto namin. Kahit na Jordan, hindi ko sasabihin magkaka-Jordan ka. Kahit na paano ka sumigaw dyan. Kahit na gano'n ka pumalakpak dyan. Kahit na for the next 52 weeks present ka every Thursday. Kung hindi mo tatrabahuin, hindi, sasabihin ko sa'yo, hindi ka magkaka-Jordan. Mamaya amuy-amuyin mo na to. Ito yung pinakamalapit mo sa Jordan. Okay? Your life will not change kung wala kang bagong gagawin. Pero I will tell you, 2023 is the year na pinakamabilis kumita. Sige, lakasan mo pa yung volume. Para may background habang nagsasalita ako. Okay, 2023 is the year na pinakamabilis gumawa ng pera. Do you want to believe that? Or, tangin ang hirap na ng buhay ngayon. Paano yun? Okay, again, balik sa mindset. Kasi ang matalino, ang mayaman, no, like me, no, matalino, mayaman, tangin na, tsamba, gwapo pa, di ba? But wait, there's more, matangkad pa. No. Tangin na, lahat nasa akin na lang, no, walang natira sa inyo, ba't ganun? Okay, so we're smart, we're rich, definitely we have access to more information, mas maraming kaming alam sa inyo,
No? Pag nakikipagkwentuhan kayo dun sa mga barkada nyo, pinagchichismisan nyo yung kapitbahay nyo. No? Kami, pinagchichismisan namin anong nangyari sa ekonomiya. Pinagchichismisan namin anong mangyari sa future ng Pilipinas. Pinagchichismisan namin anong pinakabagong teknolohiya para bumilis yung pagyaman. Okay? So, I have a short PowerPoint I'm going to share. I've shared it before. I've shared it in the sizzle. I shared it yesterday during the mini ladies. But this is the first time I'm going to share it in an RBA. No? Naka-FB Live ba tayo? Naka-FB, oh, swerte ng mga manunod sa FB Live. Kumusta po yung mga galing sa ibang kumpanya? Makinig kayo mabuti kasi ito na po yung gagayahin nyo. Ha? I'm a graduate of Asian Institute of Management, Masters in Entrepreneurship. I entered Asian Institute of Management at age of 39 years old na, nag-aral pa ako ulit. Nag-master's degree pa ako. After 1.5 years, graduate ako. Gold medal or silver medal. Basta may medal ako. Tuwan-tuwa yung nanay ko. No? 40 na ako. Sinabitan pa ako ng medal ulit. Yung graduate ako ng college, may medal din ako. No? Tapos when I graduated master's degree, may medal na naman. So, tangina, 40 na ako. Umiiyak, lumuluha nanay ko. Sinasabitan ako ulit ng medal. Tuwan-tuwa siya. Diba? Gusto ko sana magsabitan ulit ng medal pero ayaw ko na mag-PhD. Tamad na ako mag-aral. Okay? But anyway, my master's degree in entrepreneurship means I study every kind of business, every kind of industry. Okay? I'm a professional Go Negosyo mentor. So pag nagme-mentoring event kami, there are two kinds of mentoring event. One, yung nasa stage ako, 5,000 yung nakaupo sa audience, nagkwekwento kami about negosyo. No? Minsan, yung 5,000 empleyado, yung 5,000 estudyante lahat. So iba yung salita namin, pang-estudyante. No? There are times also we talk, ang nakaupo lahat mga gusto magnegosyo, nag-umpisa na magnegosyo, nalugi sa negosyo, nag-iisip magnegosyo. So iba rin yung salita namin. Okay, favorite din akong tawagin na speaker ng Villar Foundation, no? When we do the Villar Foundation talk, no? Ang kausap namin lahat asawa at anak ng OFW at seaman. Kasi naman ang pinag-uusapan doon is mag-isip ng negosyo ang mga asawa at anak ng OFW at seaman para pag-uwi ng OFW at seaman, hindi sila lahat nganga. Para meron ng naumpisahan. Pero siyempre, yung uumpisahan mo, dapat tama. Kasi kung nagkamali ka na umpisa, lahat ng kinita, lahat ng ipinundar doon sa negosyo, lugi. Okay? So, very important that you have the right mentor. No? Kung meron kayong experience sa ibang kumpanya, whether empleyado, networking, direct selling, you have done business before. If you failed because you got the wrong advice, okay? Mali yung itinuro sa inyo. Okay? Sinong sabi, sana successful ako, mali yung itinuro sa akin. Walang itinuro sa inyo. Okay? So, there are two types, no? Mali yung itinuro sa akin, kaya hindi ako successful. And the other thing naman is, tama yung tinuro sa'yo, pero di ka sumunod. Sa iPhone, marami rin yan. Ha? Lahat, sir, alam ko naman, tama yung sinasabi mo. Upline, alam ko naman, tama yung tinuturo mo. Pero, di pa ako ready makinig. Pero hindi yan yung sasabihin mo. Upline, pasensya na, busy lang. Upline, pasensya na, may pinagdadaanan lang. Ha? Ngayon, babaguhin natin yung word na pinagdadaanan. Kasi ang problema, pag pinagdaanan, problema siya ngayon, bukas din na siya problema. Pag tatlong buwan mo ng problema yan, tawag doon, tinatambayan. Okay? So, yun yung problema ng Pinoy. Mahilig tumambay ang Pinoy. Yung isang problema, paabutin niya ng buwan. Ganyan. Pag may problema, ay, mga mare, mga pare, mayroon akong problema. January yan, January. Di ba? Tapos ngayon, July na. Ay, mga mare, mga pare, mayroon akong problema. Putangin na, 7 buwan na, problema mo pa rin, di ba? Magtanong ka kay Tomani, problema siya ngayon, bukas solusyon na siya. Oh. Okay? Sino yung member na dito ng 2019? Okay, 2020. 2021?
2021 sumali? How about 2022? Okay, 2023 lang. Swerte nung mga 2023. Oo, kasi konti lang yung hirap na dinanas ninyo. Ha? Pag makikinig kayo, asenso na kayo. Pero kung hindi kayo makikinig, next year tayo mag-usap. Kasi ganoon naman yung mga tao eh. Hayaan muna natin yan, saka na yan. Pag nalugi na sila dun sa mga ginagawa nila, wala na nangyari sa ginagawa nila, ayun na, ready na kaming makinig. Kasi walang nangyari sa amin eh. Kasing idea pala namin, bulok. Ha? I will tell you, lahat ng idea nyo ngayon, bulok. Ha? Kung maganda yung idea ninyo, kayo yung nagsasalita dito sa harap, hindi ako. Ha? Kung tama yung idea ninyo, kayo yung may-ari ng building. Kayo nagsasabi na, hoy, giniginawa ko, hinaan mo yung aircon. Diba? Since hindi ka may-ari, wala kang masabi. Kailangan akong magsabi. Okay? So anyway, during 2020, sinong naranasan yung pandemic dito? 2020, naranasan yung pandemic. No, naranasan nyo. Umasenso kayo o humirap ang buhay? Humirap, no? Basta hindi kayo sa iFern, yan ang sagot, humirap. Sa iFern kasi, putang ina, thank you COVID. Salamat Lord, yumaman kaming lahat during COVID. Buti na lang, namatay sila. Joke lang. Hindi ganon. No? We are fortunate that the product we are selling, no, is the product needed to help people with COVID. Okay? Tapos United Nations, World Health Organization, DOH, no, IATF, lahat 'yan yung itinuturo, mag-vitamin D, vitamin C, mag-zinc, no. So produkto siya lahat ni iFern. So syempre, part ng mission namin is ikalat na meron dito nung life-saving vitamins, yung kinakailangan ninyo, kami yung nagbebenta, kaya namin i-deliver sa inyo kahit na lockdown, kahit na quarantine. Kasi iFern members have an IATF pass. No? Essential yung dinideliver, kaya lusot sa checkpoint yung mga iFern members. No? Kasi pharmaceutical products yung dinideliver. So marami tayong natulungan during pandemic. Maraming buhay na na-save, no? Maraming may sakit na umikli yung quarantine period or nabawasan yung simptomas. And at the same time, kumita ng malaki ang mga gustong magnegosyo. Hindi naman kasi lahat gusto magnegosyo. Marami rin takot. No? Kahit na pwedeng pagkakitaan yung vitamins, kahit na maraming matutulungan yung pag-distribute ng vitamins, mas malaki yung takot nila kaya hindi rin sila lumabas ng bahay. No? Ang nakakatawa, yung mga hindi lumabas ng bahay, yun yung nag-positive. Tama? Samantalang yung mga sobrang busy, labas ng labas, katulad namin, ako, si JM, si Rema, no? And all of the other active members, kaming mga labas ng labas, kami yung negative. Yung mga nagtatago sa bahay, yun yung positive. Alam nyo kung bakit? Kasi pag nagtatago ka sa bahay, pababa ng pababa yung resistensya mo. Pag lumalabas ka, no, mataas yung resistensya mo. And syempre, alam mo, may makakahalubilo ka, hindi ka nagtitipid sa vitamina. No? Lakas namin lumaklak nila JM sa kanil Rema every time may makakasalubong. Pag nag-e-event kami dito sa office, lahat yan nakamask. Tignan nyo ngayon, mabibilang ko na lang sa isang kamay yung nakamask. Dati pag nag-e-event kami dito, nakamask lahat yan. Nagsaswab test pa kami bago kami magpapasok. Okay, pero awarding event yun. 6-8 oras kami nandito. Nag-awarding kami dito kasi sarado yung Metro Tent. So lahat ng event namin dito nangyayari. Dito nagaganap. Tapos lumilipat-lipat yung tao. Kunyari awarding, 20 lang yun nandito. Pag umakyat na yung 20, may bababa ulit na 20. Tapos palitan na naman. 20, 20, 20. No? During the pandemic was the highest. No? Nag-200 plus yung top din natin. Ngayon nasa 100 plus yung top din natin. During pandemic, 200 plus yan. Sobrang daming awardees kasi sobrang daming nangangailangan ng vitamins, sobrang daming busy, sobrang daming nagbebenta, sobrang daming kumikita ng malaki. Okay, during the pandemic, yung trend, yung 18, ang alam ko ha, 18 lang yung luxury car before pandemic. Natapos ang pandemic, 100 mahigit luxury car. Pag sinabi luxury car, 3 million pataas. So yung halaga pa lang nung 100 plus na kotse, between 300 million and up yun. Kotse pa lang yun. Okay?
So many people changed their life because of the pandemic. Many people lost their business. Many people lost their lives. But at the same time, every time may nalugi, may kumikita. Every time may mamatay, may gumagaling. Tama? Every time may nanghihina, may lumalakas. Ganun talaga eh. Ganun ang mundo. Yin and yang. Okay? May umaasenso, may nalulugi. May nabubuhay, may namamatay. Ganun talaga ang mundo. That's life. That's a cycle of life. Okay? So, I have a very short talk now and it's entitled Change. May ano pala dito? Let me try this. Yan. So, the title is Change. No, part of it I've given already in the sizzle. So, during the pandemic, no, 2020, iFern survived and conquered the pandemic because we were able to adapt and adopt. Okay? Kaya niyo yung pronunciation? Adapt and adopt. Nox. Konti na lang, makukuha niyo na. Okay? So, sa adapt, nakiangkop tayo sa mga hamon ng panahon. Adopt. Niyakap natin ang mga bagay na kailangan upang talunin ang pandemic. Okay? Kasi what happened during the pandemic? Nag-announce si President Duterte ng total lockdown. Lahat bawal lumabas. Tama? So, anong gagawin mo kung bawal lumabas? Di ba? Yung mga iba sabi, hindi, sige, magtago na lang tayo dito sa bahay. No? Sa iFern, bawal lumabas. Anong ginawa? May mga empleyado kami, tumira na sa opisina. Hindi na sila lumalabas. Hindi na sila umuwi. Kasi yun yung ambag nila sa kumpanya. Sabi niya, pag umuwi ako, wala akong sweldo, di ba? Dito na lang ako sa office para magawa ko yung trabaho ko. Kaya yung total quarantine, ECQ, every Friday may cheque pa rin na lumalabas sa iFern. Walang linggo during the entire lockdown period na hindi nagbigay ng commission si iFern. Kami yung pinakamatindi na kumpanya at networking company sa Pilipinas during the pandemic. Walang linggo na hindi naglabas ng cheque si iFern kahit ECQ. Okay? That's what you call adapt. Adapt, binago natin ang mindset from offline to online. No, that time, before the pandemic happened, lahat ng members ng iFern, halos di na kami magkita. Nakikita-kita si Rema, si JM, pati yung mga ibang leader, sa airport na lang. Oh, dito ka rin. San ka? Cebu. Kami, Davao. Papunta kami yung Boracay. Kayo, papuntang ano, wherever. No? Isabela, ganyan. Cagayan, ganyan. Kanya-kanyang biyahe. Nakikita-kita sa airport, sa NLEX, sa SLEX. We adopted technologies that can help us survive and thrive. Tinuruan namin mag-Zoom, mag-FB Live, Messenger, no, YouTube, lahat ng klaseng platform. This is also where TikTok started during pandemic. Okay? So ito po, no, yung mga online events na ginanap during the pandemic. Kaya tuloy-tuloy po yung negosyo ni iFern kahit na ECQ, lahat ng queue, barbecue, banana queue, lahat ng queue. Okay, ito kung nakita nyo to sa baba, kasi di ba ang mga airport sarado, walang mga flight. Si LBC sarado rin. Pero since we are the top 3 client of LBC, inarkila namin yung mga refrigerated van nila. Kami ang nag-book ng Roro para makapagpadala ng shipment Cebu, Davao, lahat ng probinsya na hindi marating ng eroplano, nakaabot yung produkto ni iFern. Kaya yung sinasabi ko, kaya kumita ng malaki ang mga iFern members kasi si iFern di tumitigil, no, hanggang probinsya nakakarating yung produkto kahit walang eroplano. Kahit sarado ang airport, dumadating yung produkto namin. Naka-refrigerated van siya, isasakay namin sa barko, no, para makaabot dun sa mga probinsya na hindi abot ng ordinaryo na sasakyan. Okay? So we were able to do things other companies and other people we're not willing to do. So in 2023, we are going to adapt to the changing times. Kaya tinanong ko nga, sino yung mga member ng 2003? Swerte po ninyo. Okay? We are going to adopt trends that will help us continue to win. So wala nang pandemic. Hindi na takot mamatay yung mga tao. Ordinary na lang yung COVID. Meron pa rin. Sa panahon ngayon, pag inubo, sino po nilagnat ka, guarantee ko sa iyo COVID yon.
di ka lang nagpa-test pero COVID yon. Pero syempre, yung mga COVID ngayon, hindi na 1 linggo, 2 linggo. 2 araw, 3 araw, 5 araw na lang, okay ka na ulit. Okay? So, ano ba yung bagong trend, no, for 2023 na kailangan sunggaban, no, ng lahat ng gusto kumita? Kung gusto mo lang kumita, kung ayaw mo kumita, walang problema. Kung gusto mo na umuwi ngayon, wala rin problema. Kung ayaw mo makinig, wala rin problema. Right now, the current population of Philippines is 113.9 million. 113.9 million yung tao sa Pilipinas ang gumagamit ng TikTok, 43.4 million. Okay, oo. Hindi yan madami. Sobrang dami. Actually, Philippines is in the top 10 of TikTok users in the whole world. Okay? Tapos, ano yung pwedeng gawin para kumita sa TikTok? Number one, kailangan magaling sumayaw. Kailangan magaling kumanta. Magaling mag-emote. Ha? Maganda yung, how do you say, debate ninyong mag-asawa. Maganda yung dynamic sa pamilya nyo para nakakatuwa kayong panoorin. Para ginaganahan yung mga tao. Meron bang ganito dito? Maraming followers kasi magaling sumayaw. Magaling kumanta. Masaya yung buhay nyo. Yung nagtatalo kayong mag-asawa tapos natatawa yung audience. Meron? May mga ganun sa inyo dito? Wala. Kung hindi kayo ganon, hindi kayo sikat sa TikTok, wala kayong libo-libo or million na followers, hindi kayo magaling sumayaw, hindi kayo magaling kumanta, pangit pa kayo, wala na natira. Diba? So, dito tayo, lipat tayo dito. Kung wala kang special talent, magbenta na lang tayo. Ang mahirap, pangit ka na nga, wala ka ng talent, di ba? Tapos, nahiya ka pa magbenta. Eh, pakamatay ka na lang. Diba? Huwag ka nang mangarap na magkaroon ng extra income. Ba't ka pa nag-anak, hindi mo pala kaya buhayin? Ha? Ba't ka nag-promise sa anak mo na alagaan mo sila? Hindi mo pala sila paglalaban. Okay? So, you know, yung bago kasi, the technology of TikTok, magaling ka sumayaw, pwede kang sumikat. Magaling ka kumanta, pwede kang sumikat. Masaya yung relationship sa bahay ninyo, pwede kang sumikat. So, wala yun dati. Tama? Magaling ka kumanta, sumali ka sa tawag ng tanghalan. Kung hindi ka nakuha doon, wala. Wala kang chance para sumikat. Tama? Yung panahon dati, sinauna, siguro uso pa yung radyo noon, di ba? O, pumunta ka doon sa radio station, mag-contestant ka doon. Make sense? Ngayon, basta meron TikTok, pwedeng sumikat. Tama? Kilala nyo si ano, yung sikat sa TikTok, si Guardy, yung magaling sumayaw na security guard. Ha? Parang followers siya, 4 million yata. Member ng iFern yun. Member ng iFern yun. I-search mo nga dyan. Ipa-search mo nga sa kanilang Guardy. Pakita natin yung video ni Guardy. So anyway, hindi mo kaya sumayaw, hindi mo kaya kumanta, pangit ka, walang special sa'yo, hindi ka sexy, wala kang abs. Tama? Kasi pwede naman sumikat pag maganda katawan eh. Diba? Yung mga sexy, pakita ka lang ng suso, sisikat ka eh. Yung mga lalaki, pakita ng abs eh. Baba mo konti brief mo. Putangin na, trending na, diba? So, wala ka dito, wala ka dun sa sikat, wala ka sa pogi, wala ka sa magaling sumayaw. Dito tayo sa seller. Dito tayo sa seller. Okay? Si Madam may mga ka-meeting today. No? Dun sa restaurant niya. Mga may isang grupo, Team Hermes, kay Mini Lady April and Mini Lady Denim, no? And sabi daw, yung mga mister daw, ayaw daw sa iFern. Meron naman yung mga mister, busy, ayaw samahan yung mga misi sa latag, di ba? Meron naman yung mga mister, busy daw sa trabaho nila, no? Tapos yung misis, umaasa lang. Kung hindi isasamahan ng mister, hindi ihatid, hindi na siya makakapag-negosyo, no? So sabi ko, ang solution lang dyan, TikTok. Kasi TikTok, di mo kailangan lumabas ng bahay. Di ba? Basta meron kang wifi connection, nakapanood na kayo ng TikTok live ni Madam? May nakapanood na dito? Palagi niya sinasabi, di ba? Basta may cellphone ka, merong wifi ng kapitbahay, pwede mag-TikTok.
Okay, so dito tayo. Ito yung titignan natin ngayon. Ha? Dito, Facebook lang to. Nag-type lang ako, TikTok seller. Tignan mo, 75,000 member. Ano yung sabihin yan? Yung mga nagbebenta sa TikTok, isang grupo pa lang, 75,000 member. Kung sumali ka dyan, nag-offer ka ng affiliate, nag-offer ka ng reseller ng iFern, meron ng makipag-usap sa'yo dyan. Itong sumunod na grupo, 46,300 member. Dalawa pa lang, 100,000 mahigit na ang pwedeng makausap. So, para magka-idea lang kayo, bebenta ba yung TikTok na yan? May kausap ako kanina sa bahay, yung mekaniko ko, kababata ko. No? Kasi kakapanganak lang ng bunso niya, lalaki. So, nagtatabako kami kanina. Sabi ko, congratulations, may anak ka ng lalaki. So, nagtatabako kami. Sabi ko, may TikTok ka na ba? Wala. Sabi ko, putang ina, dinosaur ka talaga. Kilala yan nila James, Terrence. Ha? Si Terrence. Sabi ko, tangin na mo, dinosaur ka talaga. Diba? Wala ka pang TikTok. So, eto, siya pangalan niya, Sherry Say. Ha? 48 hours, 35.9 million yung benta. Malaki ba yan o maliit? Diba? Mas maliit lang sa presyo ng relo ko. Diba? Eto nakalagay, oh, 126,900 items sold. Sinong merong cellphone dyan na hindi sila yung screen? Pakitype nga, 35,900,000 divided by 126,900. Ano yung lumabas? Parang 250 pesos ba yan? Mga magkano yan lalabas? 35.9 million divided by 126,900. Ilan? Ha? 282. So, 282 pesos per item. Okay? Pero nakabenta siya ng 126,900. Yun yung power ni TikTok. Kasi 43 million yung gumagamit. Kaya pag nag-TikTok live, ang raming nanonood, ang raming willing sumubok kasi mura lang naman. Gets nyo? So, TikTok will bring you to your audience. Hindi ka lalabas ng bahay, no? Next. Ay, ako pala. Okay, so ito, ginawa pa to ni Mama Dam Kim and the mini ladies. Gumawa sila beauty and negosyo kit. No? Beauty and negosyo kit. Beauty ka na, may negosyo ka pa. Kasi ang mga tao ngayon, pag narinig networking, ay, ayoko niyan. Networking, scam yan. Pyramiding yan. No? Yung mga may asawa dito na OFWC man, maghanap ka ng negosyo, kahit ano, basta hindi networking. Tama? Mr. Mrs., meron ako nahanap na negosyo. Kikita na tayo. Ano yan? Networking ba yan? Tangina mo. Sabi ko sa'yo, huwag networking. Diba? Kahit na gano'ng kaganda ang negosyo, gano'ng kaganda ang produkto, kahit world branding, kahit na in-interview si Tumanitan ni Yorme, wala siyang pake. Pag narinig niya yung word na networking, ayaw na niya. Okay? Kasi nga, ang mindset ng Pinoy, bulok. Employment yung mindset niya. Lahat ng oportunidad na i-alok mo sa kanya, scam yan. Samantalang ang mga mayayaman, lahat ng oportunidad na i-alok mo sa kanya, pag-iisipan niya. Okay? Last year, 2022, yan yung taon na pinakamaraming negosyante na malalaki na sumali sa iFern. Pag in-interview mo, eto, ng mini lady kahapon, nakakuha ng Louis Vuitton bag, mini lady, 83 yung delivery truck nila. Yun yung negosyo nila, trucking business. 83 ang delivery truck. 83 din yung driver nila. 15 yung empleyado sa opisina. 15 ang mekaniko nila. Isang araw, 50,000 ang toll gate fees nila. Ang gasolina nila, isang araw, 300,000. Ang halaga ng 83 na trucks nila, 124 million. Pero nag-iFern. Yung kasawa mong kumikita ng 30 mil sa ibang bansa pag narinig yung networking, scam yan. Tama? Excited ka dito, nakinig ka, gusto mo magnegosyo, kwento mo sa asawa mo, nanay mo, kapatid mo, etong the worst, anak mo, na ikaw ang nagpapalit ng diaper, ikaw ang nagpadede. Nay, ang tanga-tanga mo. Networking yan. Wala kang mararating dyan. Talaga, kung hindi kita pinadede, may narating ka.
Kung hindi ko pinalitan yung diaper mo, di hanggang ngayon mabaho ka pa rin, di ba? Pero, lakas ng gana ng anak mong sabihin na mali ka. Okay? So, ito, sample lang, no? Gawa to nung under din sa team ni JM and Rema. Gawa to ni SPD Ceci Rances, no? Bait kit daw, no? Nag-Aurora lotion, soap, toothpaste, yan, 1-3. Ito yung Power 4, no? Sinama niya yung Fernsea, 3150. Tapos age-defying kit, sinama yung Fern E, 3150. SRP lahat yan. SRP lahat yan. Walang kwentuhan ng package. Walang 9.5, walang premium, walang standard, walang premium plus. Bentahan lang ng produkto. Kasi ang uso ngayon, reseller. Okay, sa TikTok, reseller sila lahat. Hindi sila networker. So, kailangan baguhin natin yung pananaw. Baguhin natin paano tayo makipag-usap. Maghanap ka. Best friend, baka gusto mong mag-networker. Huwag mong sabihin yon. Best friend, baka gusto mong mag-reseller. Usong-uso siya sa TikTok ngayon. Para pag kwinento nila sa mister nila, sa misis, inaalok ako ni kumare na mag-reseller. O magkano bang puhunan kailangan dyan? Ano bang bebenta nyo? Ay, ang bebenta namin, the only product on TikTok na may World Branding Awards. Tama, mali. Wala naman ibang produkto sa TikTok na may World Branding Awards. iFern lang. Okay, kahapon, kagabi, may pinakita sa akin picture si Madam. Ito daw yung putok na vitamin C sa TikTok ngayon. Nung nakita ko, putangin ang pangit naman, walang brand. Di pag ikaw, Fern C binenta mo, ang ganda na, sikat na, may brand pa, may world branding pa, may Sara Geronimo pa. Tama? Ang problema, hindi alam ng mga taga-TikTok kasi wala ka pa doon. Hindi ka pa nag-aalok. Hinihintay ka na ni TikTok. Okay. So ito, sample lang yung ginawa nila Mama Dam na beauty and negosyo kit. Pag member ka na ng iFern, ito lang yung puhunan mo, 2,795. No? Pero pag binenta mo with the SRP, 4,007. Sino yung mga nag-network na dito? Yung may mga downlines na, taas ang kamay, yung mga may downlines na. Di ba pagka nakapagpabayad ka ng 9,500, may 500 ka. Tama, tapos meron kang kaliwa, may kanan, 1,6. 1,6 plus 500, 2,1. Pero ang nagbayad, 9,5 plus 9,5. Tangina dito, 4,7 lang yung binayad, ang kinita mo, 1,9. Ano mas mabilis? Mas mabilis to, di ba? Di ko sinasabing, wag na tayo mag-network. No? Pipiliin natin sinong kausap natin. Pag ang gusto lang niya magsipilyo, wag mo kikwentuhan ng standard. Sipilyo lang ang plano niya eh. Diba? Toothpaste ang ikwento mo. Pag ang plano niya, maligo lang, huwag mo ko ikwentuhan ng premium plus. Kwento mo lang Aurora Soap. Tama? Ang plano niya lang, magtinda sa TikTok. Huwag ka muna magbenta ng standard. Kwento mo lang yung ganda ng produkto natin. Kwento mo lang magkano yung kitaan. Kasi sa lahat ng produkto na binibenta sa TikTok, pinakamalaking kitaan, iFern Products. Okay? Yung kitaan ng ibang product, 20 pesos. Pagka medyo makapal, 50 pesos. Napakalayo nung bentahan sa atin. Okay? Kasi ginawa si iFern para kumita ng malaki ang mga nagnenegosyo rito. Kaya malaki talaga yung kitaan na hinanda namin para sa inyo. Okay? So ito yung sample, no? Yung bait kit, Aurora Soap, Silver Fresh, Aurora Lotion, di ba? SRP, 1-3, distributor's price, 845. Ang kita, 455, di ba? Tatlong produkto lang, 500 yung kita. Di ka lumalabas ng bahay, may minimum wage ka na. Tama? Dito sa babaeng Power 4, apat na produkto, ang tubo, 1,000. Doble na ng minimum wage. Hindi ka lumabas ng bahay. Okay? Ito yung beauty negosyo, pinakita ko na kanina, 1,900 yung kita. Ito, age-defying kit, F-Collagen, Fern C, Fern E. Tingnan mo, 982. Almost double minimum wage. Hindi ka lumabas ng bahay. Okay, so nag-umpisa po si Madam July 1, no? July 6 na today, no? July 1, nag-TikTok po sila. Every time meron siyang kasama, no, na mini ladies, nung pag nag-TikTok siya.
Okay, July 2, Sunday, ganun ulit, nag-TikTok ulit si Madam. Okay, so these are just samples, no? Of course, para pag nagti-TikTok ka, meron kang yellow basket. Pakita ko lang sa inyo. No, ang Fern D, no, 60s, 680 pesos. Tama? Ang puhunan mo 430, ang benta mo 680. Pero si TikTok nagbibigay siya ng discount na 60 pesos. Ang ibabayad sa iyo, ang ibabayad nung tao 620 kay TikTok. Pero ang ibabayad sa iyo ni TikTok 680. So nakatipid yung bibili sa iyo. Pero ikaw buo yung kita mo. Okay ba yun? Okay na okay. Yun. So, nung during pandemic, no, si Lazada saka si Shopee, umani po sila ng benta. Kasi mga tao hindi makalabas, may kailangan bilhin, sa Shopee Lazada binibili. Ngayon, si TikTok sobrang talino. No? Dati, sayaw, kanta, di ba? Maraming follower. Ngayon, maraming follower, gawin natin, magbenta naman tayo. So, yung mga kumikita sa Shopee, sa Lazada, naglilipatan na lahat sa TikTok. Sino mga bumibili sa Shopee, sa Lazada? Sino nakabili na sa TikTok? Saan mas masaya bumili? Sa TikTok o sa Shopee at Lazada? TikTok, di ba? Kasi kausap mo yung nagbebenta, parang namimili ka eh. Tapos pag namili, ay ate, thank you po, thank you sa suporta, di ba? Sana lalo kayong gumanda, sana pagpalain kayo ng Panginoon. Tama, masaya eh, di ba? May shout out, may ganyan. Tapos, syempre, wala nang discount sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok meron. Okay? Again, Go Negosyo mentor ako. Pag nag-e-event kami ng Go Negosyo, pirmi, yan ang complaint nung mga nagbebenta sa Shopee at Lazada sa akin. Sir, ano bang gagawin ko sa negosyo ko? Dati, nung nag-umpisa kami, ang raming discount ni Shopee, ang raming discount ni Lazada. Ngayon, wala nang discount. Kami-kami na lang nagbabaksak presyo ng mga sellers doon. So ngayon, nasa TikTok na lahat. Si TikTok na ang namimigay ng discount. Kailangan mauna kayo. Kailangan mauna kayong pumasok dyan habang malaki pa yung mga discount. Okay, so ito, ewan ko kung kagabi ba to. Basta this just, tama, parang last night to. Last night yata to. No? Every time mag-TikTok sila, madam, no, ang pinakamahina, dalawang oras, ang benta, 11,000. 11,000, 21,000. Yung pinakamataas po, umabot po, 36,000. Dalawang oras. Sulit ba yon o sulit na sulit? And I tell you, nag-uumpisa pa lang tayo. Kagabi, after po nila mag-TikTok, kinausap ko yung lahat ng mini lady kasi may napansin ako. Napansin ko, sabi ko, kulang na kulang na kulang ang mga video nung product ni Ifern. Wala tayong video nung Fern C, Fern D, Fern Active, yung mga testimony ng mga tao. No? Kagabi, nagsalita si Doktora Tess, di ba? Sabi niya, yung pasyente niya, ang laki ng bukol. Binigyan lang daw niya ng power trio. Isang buwan, dalawang buwan lang yung buong bukol na wala. Hindi daw inoperahan. Diba? So dapat yung mga testimony na ganon, nasa TikTok po yan. Para pagka nag-aalok yung mga seller ng Fern C, Fern D, Fern Active, F-Collagen, Milka, lahat. Habang inaalok nyo yan, pag gusto nila mag-research, ta-type lang nila hashtag Milka, makikita niya yung mga video. No, mag-hashtag, type niya, hashtag Fernsy, makikita niya yung video. Hashtag FernActive, hashtag PowerTrio, makikita niya yung mga video para mas mabilis siyang makukumbinse. Kasi sabi ko kay La Madam, sa mini ladies kahapon, sabi ko, kulang yung explain ninyo. Kasi yung explain ninyo, boses lang, salita lang. Pag merong video na pwede silang mapanood, las lalo silang makukumbinse, nakita pa lang nila na sinabi mo Fernsy, bibili na sila. So, nag-uumpisa pa lang tayo, marami pa tayong kulang. Pero alam ko, kaya nating lamunin yung benta sa TikTok. Kasi kung ginawa natin ng face-to-face, kung ginawa natin nung panahon ng pandemic, eh di mas lalo natin kaya gawin ngayong panahon ng TikTok. Tama? So, Sabado yata to or Linggo. So, I just have some pictures. No, pinapakita ko lang kasi alam mo, kung gusto nating umasenso, seryoso talaga tayo dapat. May disiplina talaga tayo. Kami gabi-gabi.
kahapon 8 a.m., nandito na si Madam, ka-meeting niya yung mga mini ladies. Tapos kagabi, tapos nag-closing talk pa siya dito sa mini ladies event, nagsalita yata siya parang 6 p.m. up to 8:30 p.m. or up to 9 p.m. Tapos 10 p.m., may TikTok live pa siya 2 oras. Okay, umuwi kami ng bahay mga 12:30, 1 a.m. Magdi-dinner pa lang kami. You understand? You want to be rich, you need to have discipline. Kasi nung empleyado ka, sub-sub ka sa trabaho eh. Para saan? 500. Diba? Ang anak mo may sakit, pumasok ka pa rin. Asawa mo may sakit, pumasok ka pa rin. Bumabaha, bumabagyo, pumapasok ka pa rin. Ano nakuha mo? 500 pa rin. Dito, negosyo mo to. Para sa kinabukasan mo, kinabukasan ng pamilya mo. Hindi mo ba gagalingan? Hindi ka ba magsusub-sub din? Diba? Dapat kung ano yung sub-sub mo para sa ikayayaman ng amo mo. Sub-sub mo rin para ikayaman yung sarili mo at yung pamilya mo. Okay? So, more pictures ng mga live events nila Madam and with the mini ladies. Okay? So, every time pag nandyan, sumusuporta ako, tinatawag din naman ako ni Madam para mag-explain or para gawing guinea pig, di ba? Para, oh, pakita mo yung mata mo. Pakita mo yung kamay mo. Di ba? Mag-explain ka. Yan. Ito, play nga natin itong video very quickly. Ito po, hinahanda nila Madam kasi maglalabas sila ng billboard sa EDSA. Okay. Paulit mo na lang. Mabilis lang naman. Segundo lang naman siya. Okay. So, nag-video shoot po sila Madam. Ay. Yeah, nag-video shoot sila Madam kasi this billboard will go up on EDSA for the iFern Beauty and Negosyo Kit, no? Para dun sa partnership natin with sa TikTok. Sa ano mo rin pala wala pa pala yata yung poster, no. So we on July 10, no, sa Monday, meron po si TikTok mismo pupunta rito para magturo paano kayo maging ganap na TikTok na reseller. Okay? So, July 10, 2 p.m. Punta po kayo dito, no? Para sa TikTok official na seminar. So, in 2023, no? iFern is networking or was networking. We still are. We still are networking. Pero, ito yung battle cry natin ngayon. In 2023, iFern is reselling. Okay? Uso ngayon TikTok, kailangan sabayan natin yan. Gusto nyong umasenso, sumabay kayo. Kung hindi kayo nakasabay during pandemic, no, hindi kayo nakasabay, hindi kayo miyembro noong 2019, 2020, 2021, hindi kayo nakasabay sa pagyaman nung wave na yon, ito na yung chance ninyo. Sa TikTok naman kayo sumabay. Okay? Okay. This is my last, right? Pakita natin si ano, si Gardy, yung sinasabi kong... ilan followers niya? 4 million, tama? Ayan, 5.1 million. Magpakita tayo ng video, yung hawak niya yung mga product, yung nasasayaw siya. Okay, 5.1 million followers siya. Okay? So yung sinasabi ko nga kanina, gagamitin niya yung pagsasayaw niya. Okay. So, itong nakita nyo, nasa stage 1 pa lang siya. So, ngayon tutuluan natin siya na maglagay ng yellow basket dun sa ilalim ng video niya na may power trio. So, after panoorin ng mga tao, no, 5.1 million yung followers niya. After panoorin ng tao,
ano ba yung power trio? I-click nila yung yellow basket, pwede na silang bumili. Okay? So, yung mga naka-attend na po dito sa mezzanine pag nagtotok ako, di ba tinatanong ko, sinong gusto yumaman? Wala nagtaas eh. Sinong gusto yumaman? Walang puhunan. Walang gagawin. Hindi, siyempre, miyembro na kayo, alam nyo na yan, di ba? Sasabihin ko, tangin na nyo, tanga. Before, whenever I ask that question, gustong yumaman, walang gagawin, walang puhunan, lahat nagtataas ng kamay. Tangina, in 2023, na-invento na yung package na yan. Di ako nagbibiro. Ang tawag sa package na yan, the affiliate. Okay? The affiliate. Pakita mo nga yung affiliate na slide, Rayma. Yan. So, yung ano, alam nyo ba kung ano yung affiliate? Sino hindi alam kung ano yung affiliate? Taas ang kamay para mag-explain ako. Sige, taas ang kamay pag hindi alam kung ano yung affiliate. Okay. Ang ibig sabihin ng affiliate sa TikTok, di ba sabi ko kanina, dalawang klase ng tao sa TikTok. Yung mga magaling sumayaw, magaling kumanta, no? Sikat, maraming followers, tama? Pero sila, sinsikat sila, magaling sumayaw, magaling kumanta, talented, maganda, pogi sila, baduy pag magbenta. Ayaw nila magbenta. Gusto nila, sikat lang sila. So, kay ikaw, di ka magaling sumayaw, di ka magaling kumanta, di ka sexy, di ka guwapo, wala kang six packs, pangit ka. Ang natira na lang sa'yo, magbenta. Tama? Pag hindi mo paggagawin yan, wala na, magpakamatay ka na. So, dahil ang talino ni TikTok, pinagsanib-pwersa niya ang sikat at ang gusto magbenta. Kasi ang gusto magbenta, hindi siya sikat. Ang sikat, ayaw niya magbenta. So, gagamitin nung gusto magbenta yung kasikatan nung mga sikat. Ang mangyayari sa mga sikat, magiging affiliate sila. When you are an affiliate, sikat ka. Example, si Gardy. Full-time siya sa trabaho niya. Busy siya. Wala siyang time magbenta-benta. Gagamitin niya yung yellow basket ni JM. Gagamitin niya yung yellow basket. Sino may yellow basket dito? Okay. Gagamitin ni Gardy yung yellow basket mo. Okay? Meron siyang 5.1 million na subscribers. Gagawa siya ng bagong video. Magsasayaw siya. Papakita niya yung iPhone products. Pero yung yellow basket na nandito sa baba, iyo. So pag nag-check yung tao, ito yung lalabas. Nandyan yung mga presyo. Pag bumili ka, gamit yung account ni Gardy, ito yung kikitain ni Gardy. Ito yan. Sipin mo ha, tangina. Pernplex, 30 capsules, 2-1. Ang bentahan, ang affiliate commission, 15%. 315 pesos. Walang ginawa, walang puhunan. Tama, nilagay lang yung yellow basket. Okay? So, kayo ngayon, meron kayong yellow basket, kailangan maghanap kayo ng mga sikat. Kakausapin ninyo. Meron akong produkto na sikat, gusto mo ba mag-affiliate? Kasi pag nagbenta, sipin mo, yung pinakamababang commission ni Ivern. 33 pesos, 35 pesos. Sa normal na reseller, meron bang reseller dito ng mga ibang brand, yung mga beauty-beauty? Meron? Huwag kayo mahiya, magtatanong lang ako para meron tayong information. Meron bang mga reseller dito? Meron? Magkano yung mga normal na patungan sa reseller? Ano yung, pailan nga microphone dito? Ano yung pinakamabenta mong product? Magkano yung markup? Yung pwede pong sige po. Brilliant po. yes. Opo. Mga beauty products. Tayo ka dito para kita ka sa camera. So you're selling the Brilliant products, no? Ano yung pinakamabenta? Brilliant po tsaka po yung mga fair skin. Actually po mga iba't ibang klase ng rejuvenating. Yes. Actually so po, magkano yung selling price, magkano yung puhunan mo, magkano yung commission mo as a reseller? As a reseller po, 50 pesos, may 20 pesos. Okay, so mas malaki ba to?
when you see this table. Affiliate to, ha? Hindi pa ito yung markup ng reseller. Yes. Yes. Malaki siya? Malaki po siya. Talaga. Malaki, kasi diba? Wala naman po siyang, walang gagawin yung affiliate dyan kundi ginamit lang yung video mo eh. Oo. So, kung sumasayaw ka, nilagay lang yung basket sa ilalim mo, malaking bagay na yan. So, how long have you been doing reselling sa TikTok? Actually po sa Shopee siya at saka sa... You started on Shopee Lazada? Yes po. Did you, na-feel mo ba yung shift na from Shopee Lazada lumilipat na sa TikTok yung bentahan? Opo, malaki po ang pagkakaiba kasi. Kasi ngayon okay. Po dun sa start po, nung nag-start po kami sa Shopee at medyo malaki po yung binibigay nila. Hinahatian po kami sa tubo. Oo. Opo, yun po nangyayari. So, syempre may commission po sila. Then, nung dumaan po, tumigil na ako kasi halos 10 na lang, 5 pesos na titira sa amin. Shopee Lazada to? Opo, opo. Okay, tapos? Kasi po malaki po yung commission na kinukuha nila. Uh-oh. So, marami rin po kaming mga online seller na actually yung mas mataas pa sa amin na nagaganyan na din. Ang laki ng kinikita po talaga nila sa TikTok. Uh-oh. So, kaya po kami gumagawa na rin ng account ngayon. Then, medyo nababawasan na po yung pag-beauty products kasi ang laki po talaga ng tubo kay Ivor. Ayun. Ano po. So, ganun din naman. Same din naman kasi po ang gagawin. Ano, yes. Magbebenta ka rin naman. So, doon tayo sa malaking tubo. Sayang lang yung pagod. Tama. Ano po, number one po siya. Okay, thank you very much. Thank you po. Matagal na po kayong member ng IFER? 2022 po. 2022. Yes, did you po. Earn a lot already or yes. Parang you were focused on the beauty products before? No po, focus na po ako ngayon dito kay IFER. Kung may naghahanap na lang, di sinasayang. Have you done networking or puro buying and selling products ka? Ano yung ano mo? Ano style po? Mo? Networking na po. Well, nag-start po ako sa lumakas po yung benta ko until naging member na po sila. Dito po mga online seller po. Okay. And then, so, mga grupo mo to? Sino yes yung grupo po, niya? Sila po. Sila po. Okay. So, you're all online sellers? Yes po. Okay. So, yung mga sinasabi ko, does it make sense? Okay. Buti so, naman, po. No? Baka sabi, putang na sila ulo to. Yun. So, ganun po siya. Yun, kaka-builder ko lang po. And nag-start lang po akong kumilos. Okay. Hindi po ako kumilos agad. So, nag-start po akong kumilos ng October. Then, okay. Builder na po ako ngayon. Kaya, sana po tuloy-tuloy. First check ko po is actually 30,000. Wow. Yun, doon po you. Ako nag-start. Okay. Talagang nag-bumbo talaga ang iFern. Kasi, products lang po, panalong-panalo na. Doon pa lang po, may ilalaban na po natin ang network ni iFern. Okay. Thank you. Thank you po. Thank you very much. Okay, so to build on that, since we have some online sellers here, I will give you like a roadmap. Okay, so on the lowest level, hindi ko sinabing mababa sila. Para lowest level, kasi gagamitin nila yung video or ilalagay nila yung basket sa ilalim. No? So the affiliate, no? Yung sabi ko nga, walang puhunan, walang gagawin, kikita. Ito po yung table niya, no? From 33 pesos all the way to 315 pesos. Okay? Tapos, sa taas nun, syempre, si reseller yung gumawa ng basket. Tama? Kasi pag nag-order kay affiliate, si reseller, siya yung maglalagay sa supo, siya yung maglalagay ng label, pipikapin ni TikTok sa bahay niya, di ba? Tapos, ipapadala dun sa bumili. So, affiliate, tapos si reseller. So, syempre, si reseller, kung ayaw niyang may hinahawakan siyang tao, basta benta lang siya ng benta ng produkto. Pero, kung gusto niyang pasukin yung networking, gusto niya mas malaki yung kita, itong t-shirt niya na Mercedes, hindi na lang t-shirt, pwedeng maging Mercedes, di ba? Kailangan si reseller maghahanap ng maraming reseller. Tama? Kasi pag maraming reseller sa ilalim mong bumibenta, di ba, kumukomission ka sa kanya sa GSR mo, sa repeat order. Tama? Tapos kung gusto mo, katulad naman ni JM, di ba, yan, ginto yung relo, siyempre, maghahanap siya ng maraming katulad niya na maraming reseller din sa ilalim na maraming affiliate sa ilalim. Level-level lang yan. Siyempre, habang tumataas ang kita, I will tell you frankly, lumalaki yung problema. Lumalaki yung sakit ng ulo. Ganun talaga. Okay? People like us, no? I keep coming back, I can afford a 30-50 million peso watch. Pero yung problema na hinaharap ko, katumbas din niya ng 30-50 million. Pero syempre, when you get our level, hindi kami nagpapa-apekto sa problema. Kasi lahat ng bagay, may solution naman. Okay? Katulad kanina, si JV, no? Yung kapatid niya, may golf tournament sa Baguio. So, kailangan ko siyang pahatid sa Clark. Kasi dun sila mag-oompisa para papuntang Baguio. Oh. Pinatid ko sa driver.
si Madam meron siyang meeting sa Taytay, ako nandito ako, si JB, hinatid nung driver. Gets mo? We have solution for everything. Okay? Si Chichi, nauna na. Ibang driver, ibang kotse naman yung gamit niya. 2 days na siya nasa Baguio. Kanina, dumaan pa. Oh, by the way, thank you, Abdes. Si Abdes, nagpadala ng lechon, nagpadala ng cake, nagpadala ng pansit, no? Doon sa bahay sa Alpha Land, no? Kasi nabalitaan niya nandun si Chichi, si Baguio. Thank you, Abdes, ha? So, you know, you understand na marami pong level. Gusto mo affiliate lang, walang problema. Mag-affiliate ka lang. Gusto mo mag-reseller, mag-reseller ka. Gusto mong mas malaki pa yung kita mo sa reseller, maghahanap ka ng maraming reseller. Okay? Gusto mo million yung kitaan, mas mataas pa. Parami ng parami, mas marami kang hinahawakan na tao, commissioner ka sa lahat ng transaction nila. Tama? Kunyari si affiliate, kumuha siya ng 10 beauty CEO, di ba? Iba-iba yung binebenta niya. Marami siyang chances na kumita kasi iba-ibang produkto binebenta niya. Di ba pwedeng in one video, iba-iba yung products na ilalagay niya sa yellow basket, di ba? Pwedeng, kunyari si Gardy, huwag niya ipakita yung mga iPhone product, basta nagsasayaw lang siya doon. Tapos lahat, iba-ibang brand yung ilagay niya sa baba. Pwede. Kung anong matsambahan na bilhin, doon siya kikita. Okay, so I tell you, 2023 is the year na pinakamabilis kumita ng pera kung gugustuhin mo. Pero, like me, like Mama Dam, kailangan aralin natin. Hindi pwedeng, gusto ko kumita sa TikTok, may TikTok ako ba na? Wala. Pero bahala na si Lord. Di ba? Pagka ginusto ni Lord, gikita ako sa TikTok. Tanginan, di ba? Wala kang TikTok account eh. Di ba? So, kailangan may TikTok account muna tayo. Tama? And ang namin nagpa-follow sa akin, may TikTok na daw sila. Ni isang post, wala. Paano ka magkakaroon ng follower kung wala kang post? Tama? Paano malalaman ng mga tao na may account ka na kung hindi mo sila finalo? Tama? So, kailangan umpisahan na natin. Gusto natin kumita dito, umpisahan na natin. So, ngayon, July 6 tayo nag-usap. No? Baka mamaya, tapos na yung July. Hindi, talaga, balak ko na yan eh. Gagawa na ako ng TikTok. May plano na ako dyan. Magtatanong na ako. Di ba? Tapos ang karamihan dyan, hindi bale, umpisahan ko sa July 10. No? Sabi nga ni TikTok, pagpunta mo dito ng July 10, dapat may TikTok account ka na. Kasi ang ituturo niya, paano magkaroon ng basket. Ang ituturo niya, paanong mapabilis yung pagyaman, pagbenta mo. E paano yun, nandito na nagtuturo na siya, teka, paano ba yung gumawa ng TikTok? Ano ba yung email address? Paano ba yun? Diba? Ano ba yung cellphone number ko? Okay? Dapat pagpunta mo dito, may TikTok account ka na. Oh, by the way, verified na ako sa TikTok. Alam nyo ba yun? Hindi ko hiningi kay Lord yun. Binigay lang ni TikTok. Natuwa lang siya sa akin. Okay, so anyway, you know, yung mga gusto lang umaman, you know, let's do a battle cry. Yung mga gusto lang, ha? Pag ayaw, upo ka lang dyan. Okay. So, para sa mga online seller, baka kala nyo, tangin na kulto to, ha? Manood na lang kayo. Huwag na kayo sumabay kung kinakabahan kayo. Okay, so for the benefit of the first timers, no, whenever I talk, I will do a battle cry. Taas po, kaliwa or kanan kamay. Pagka tinanong ko anong kumpanya mo, ang sagot iFern. Sample po, anong kumpanya mo? iFern. Yon, tatlong beses 'yan, ha. Yung fourth time pag sinabing in 2023, ang sagot iFern is global prosperity. Sample in 2023. Okay, the last part sa 2023. Ang sagot, pagyaman ay sigurado, upline at ako, upline ng mundo. Are you ready? Yes. Okay. Anong kumpanya mo? iFern. Ano? iFern. I can hear you. iFern. In 2023? iFern is global prosperity. Sa 2023? Pagyaman ay sigurado, iFern at ako, upline ng mundo. Thank you.